Welcome back, mga kaaldab. Itong video na to, patunay ko lang po. Para dun po sa mga kumu-question, mga kaaldab, na sinasabi nga po nilang fake news daw po tayo. Well, para lang po magbigay ako ng masasabi natin. Ito po kasi, mga kaaldab, yung patunay. Kaya nga po sabi ko nga po sa inyo, yung mga mamis, mga titas, mga sinyo, alam po nila yung katotohanan. Kasi sila po yung nakakasama nila Nanay Dab, Tatay Dab, at ni Daddy Bay. Ito po yung panahon na hindi po uso yung wala pang sarsuela. Ang ibig kong sabihin, mga kaaldab, dito, wala na pong dapat pang ipromote. Sa video na yan, walang teleserye na pinopromote, wala po sa Itbulaga. Ibig kong sabihin, wala pong dahilan at rason para magsabi ng hindi po ito totoo. Ito po ay off-cam. Real talk. Mga video po ito, private na kuha po ng Aldab Nation. Sabi ko nga po sa inyo, may mga pagkakataon, mga ka-Aldab, na sa kanila mo lang talaga to makikita. Ito, mga ka-Aldab, yung sinasabi ko at paulit-ulit ko pong ina-update. Kapag sila Mengay at Isoy po, mga ka-Aldab, laging naandito, laging nagbibigay ng kumbaga saya, di po ba? Although sabihin natin may lungkot. Kaya nga po, kampanting-kampanting. Kasi sila Tatay Dab, Nanay Dab. Sila po mismo yung nagsasabi kung sino nga po ba talaga ang katotohanan, mga ka-Aldab, na kung sino yung mahal ng dalawa sa isa't isa. Ako, kung titignan nyo, mga ka-Aldab, lalo na nga po yung relasyon nilang dalawa. Sila Tatay Dab, sila Nanay Dab, sila po yung nagkukwento Diba, sasabihin ni Tatay Dab na, kumbaga, ano man yung issue sa dalawa, etc., etc., huwag nyong intindihin kasi alam naman natin na magkasama yung dalawa at huwag nyo lang hanapin. At mga sinasabi ni Nanay Dab na, eto, sinasabi ko to, mga ka-Aldab, hindi po sila artista, po ba, negosyante at isang engineer. Kumbaga, mahirap pong magsalita, mga ka-Aldab, pero sabi ko nga po sa inyo, may mga pagkakataon, mga ka-Aldab, na may yung tipong kahit anong nababalitaan natin, huwag po tayong mangamba. Although may lalabas po yung sarsuela, hindi po ba? Baka may lumabas na video na ganito, may picture na ganyan. Huwag po kayong padadala, hindi po ba? Kaya nga po ako masipag magbigay ng update sa inyo. Masipag magbigay ng mga ganitong video na mga throwback. Doon sabihin na natin, ito si Mr. Destiny, puro throwback lang ang ipinapakita. At least totoo. Di po ba? Na pwede naman po natin panindigan. Hindi katulad ng iba na gumagawa nga lang po ng issue pagkatapos kumbaga wala namang katotohanan. Po ba? At least ako, mga ka-Aldab, kahit sabihin na natin, matagal na yan, Mr. Destiny, at least totoo. Di po ba? At least galing po mismo sa bibig ni Richard Polkerson. Kaya lang, siyempre, marami pa rin taong kumu-question, pero nire-respeto natin yan at ginagalang. Ulitin ko, baka may lumabas na lang po hindi ka nais-nais sa mga post na mga Armin, main fanatics. Sabi ko nga po sa inyo, mas naniniwala ako na close friend nga po ni Rhea Ataide. Etong pamilya ni Mengay o yung kapatid po ni Mengay. Kaya huwag po kayong padadala, may makita man po kayo o wala, at least mas masaya kung wala sana. Pero sabi nga po nila, baka may mga picture na maglalabas kasi etong pinapuputok talaga kasi nila Susunod na raw po si Mengay, kaya po daw hindi makapagpakasal o makapag-asawa si Mengay, kailangan may mauna muna ito
Hindi mo, natatawa nga po talaga pag may mga ganong komento. Mawapaisip ka talaga, anong, eh paano yan, eh kinasal na nga po, di po ba? Nakita nyo naman po yung bridal shower, etc., mga imbitado, mga groom, mga best man, tapos sasabihin di, although, eh wala naman po sa teleserye yung mga taong nakita natin sa ginanap na wedding nila Mengay at Isoy. Pero syempre, maaalda, wala ako sa posisyon para pilitin sila. Di po ba, para sabihin na ako paniwalaan ninyo, wag na yung mga sarswela na yan. At least, mga kaaldab, kampante po tayo. Kumbaga, ako, masayang masaya dahil nga po, nararamdaman ko na natapos na yung sarswela, medyo yung mga update ng army na binabantayan ko, eh talagang wala na, medyo maganda. Buwa, maganda yung pasok po para sa atin. Hindi ko lang alam po yung iba kung ngayon eh nag-iisip na kung sino yung mas paniniwalaan nila, kung si Kansan saan po sila magbibigay ng, o sino nga po ba yung nagbibigay sa kanila. Ako, ulitin ko lang mga kalda ba, pag nagsimula na nga po yung wawawin at tumapat na ito sa 8 Bulaga, dyan na po tayo kakailanganin. At hanggang na nga po ng balita nga po nila, di po ba na sabi nga po nila, yung 8 Bulaga nga po, eh pabor na nga po raw sa Aldab Nation, willing na tayong pumunta sa APT, manood ng live, dati-rati, bandaw po yung Aldab Nation, pa ngayon, parang inuunti-unti ata tayong ginagamit, o gagamitin, pero okay lang yan. Sabi ko nga po sa inyo, mababaw lang kaligayahan natin, di po ba? Makita lang natin masaya sila Mengay at Isoy, magpapasaya sila sa atin, yun lang. Hindi naman po natin kailangan pa na ipagduldulan po, basta importante lang naman po, lahat masaya. Especially yung mga mamis, kasi sila po talaga yung nagtyaga, talagang nasasaktan kapag may hindi magandang lumalabas po. Lalo na po dito sa part kila Mengay at Isoy. Ako mga kalda, ulitin ko, kampanting-kampanti po ako, lalo na po kila Mengay at Isoy. Sana ganun din po kayo. Sa mga issue po na ibinabato, ulitin ko lang po, huwag niyong paniniwalaan. Kasi sa dami po niyan, di natin alam kung sino po yung nagsasabi ng totoo at sino yung nagsasabi ng hindi. Basta sa akin lang kung ano po yung latest na pinag-uusapan sa social media, ilang naman po yung ipopost natin at ibabalita. Bukod doon, mga kaldab, wala na. Basta nakita natin nag-trending siya, yun lang po. May mga fake news, sa kanilang natin pag-usapan yan. Katulad ngayon, may mga fake news po. Pero okay lang yan. Kumbaga normal lang po para sa akin yan. Pero yung update lang natin dito, babasagin lang po natin sila na sinasabi nga po nilang si Mengay na raw yung susunod na ikakasal. E paanong ikakasal? E kasal na nga po. Di po ba?